Ilang lugar din sa Iloilo ang binahada sa ulang dala ng Bagyong Quinta. Isang naitalang patay roon dahil sa pagkalunod. At kaugnay niyan, makakausap natin si Director Rosario Cabrera ng Office of Civil Defense Region 6. Magandang tanghali po. Si Rafi Timo po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Ginoo Cabrera? Hello? Yes, hello? Hello? Opo. Gaano ba'y kalawak yung baha dyan sa Iloilo? Bali sa ngayon, no, majority of those areas that are flooded that are the areas at the central Iloilo. Mm-hmm. And so with areas in Capiz, but then mostly are rice fields for Capiz province. Opo. Merong estimate na po ba, Director Cabrera, tungkol sa damage na naitala dyan? As of now, we don't have the record of the cause of the damage. However, we have the data of the affected population. As of this report, no, as of 8 o'clock, we have 1,914 families affected, composed of 11,008 persons. Mm-hmm. And also, as of this report, there is only 9 houses totally damaged and 33 houses partially damaged. Opo. Director Cabrera, sa ngayon po ba ay nakabalik na sa kanilang mga bahay, yung mga buo pa, yung mga bahay, yung mga nag-evacuate? In some areas, yes. Particularly in Negros Occidental, since mayroon ding effects doon sa Negros Occidental. But then for Iloilo province, they are still in the evacuation center since some of these areas are still under flooding. Opo. Kumusta naman po yung pagkain para dito sa mga evacuees, Director Cabrera? Outright, of course, that is being attended to by the local LDRRMCs. And with us here at RDRRMC, we are also providing augmentation to those areas based on the assessment made by PDRRMC Iloilo. So far, Director Cabrera, wala pa namang gaano problema pagdating sa relief goods? In terms of relief, ang problema lang is the delivery of the relief good to the affected areas since mayroong mga areas na isolated. However, just this morning, like the area in Calinog, Iloilo, last night we cannot penetrate the area since medyo mataas yung baha. However, sa ngayon, ma-penetrate na nilang area na yon. So those goods that are being requested will be delivered to those areas. Opo. Sa ngayon po ba may mga stranded pang pasahero sa mga pantalan? I think naka-take off na sila ang mga strandies natin. Wala na. Okay. Sige po. Marami pong salamat, Director Rosario Cabrera ng Office of Civil Defense Region 6 sa inyong update. Magandang tanghali po.